Hi guys, good afternoon. Grace Time here. I'm back here in Okinawa. Thank you so much teammates for a great weekend in Tokyo. Talagang nag-enjoy kami and it's so nice to see you all. Lahat talagang yung iba hindi nakarating pero yung mga teammates ko na talagang nag-holiday pa or para lang makapunta sa ating meeting. So, ang ganda ng meeting natin, yung ating team building. So, thank you so much guys na meron talaga kayong i-volunteer na time ninyo at gagawin para sa ating team para mag-grow. At ang nakakatuwa doon kasi yung ating team, talagang makikita natin na mas gusto nila daw yung helping people than making money. So, it's really good kasi mafe-feel mo yung passion. Like yesterday, nag-post nga ako ang sabi ko, what is your passion? So, hindi po ito yung fashion na damit. Anong style? Hindi siya yung passion na yon, yung P-A-S-S-I-O-N, passion. Ibig sabihin, yung feelings natin na nag-drive sa atin na maging excited every day. So, meron ba tayo niyan? So, ano ba yung one day, yung pagising natin sa umaga, parang excited tayong gumising at meron tayong gagawin? Yung kahit hindi tayo bigyan ng pera, is talagang excited tayong gawin. Katulad ng, halimbawa, may mga seminaries, di ba? Yung mga naglalakad sa daan at nagtuturo ng Bible, isa yon. Wala naman silang salary, but nila ginagawa yun because it's their passion to spread the word of God. So, ganun din sa atin. Ano ba yung passion natin na pagising natin? So, ano yung excited tayo? Excited ba tayong pumasok sa work natin? Nag-i-enjoy ba tayo sa ginagawa natin? Then, if we're enjoying, I think that's our passion. O, andyan ba tayo na, ay nako, work na naman. Yung sana walang work ngayon, sana weekend ngayon. Ibig sabihin, you're not passionate of what you do. So, ano ba itong nag-i-excite sa atin? Passionate to go to exercise. Katulad ng husband ko, talagang kahit anong puyat niya, maaga siyang gigising. Kasi, gusto niyang mag-look good. Gusto niyang maganda yung katawan niya, kahit nagkakaedad na siya. So, talagang pumupunta muna siya sa gym bago siya papasok sa work. At gusto niya rin, before siya mag-start ng work, nakapag-relax siya na siya doon. Nakapag-coffee na siya, nakatawag na siya sa parents niya. So, yun yung kanyang passion. So, everyday, excited siyang pumasok. So, ano yung para sa atin, di ba? Ako naman, pag-ising ko, talagang I'm so passionate na unang-una is be thankful to God. Tapos, passionate ako na matuto. I like learning. So, ang isang passion ko ay yung pagising ko, pag uminom na tayo ng coffee, minsan may tumawag na sa atin, nawawala na yung time natin para gawin yung una natin gagawin. So, ang ginagawa ko, nakahiga pa lang ako, nakikinig na ako ng Bible or nagbabasa ako. So, yun yung parang start of the day ko na I need a blessing from God. I need the blessing na i-guide niya ako through the day, kung ano man yung gagawin ko, na magawa ko ng maayos, yung pag-aaralan ko sana pumasok sa aking isip. So, sabi ng karamihan, wala akong time. So, ayan. So, yung passion, kung ano yung passion natin, dun mag-uumpisa yung time. Magkakaroon tayo ng time dahil we are excited. Siya yung driver. Siya yung nagda-drive, nagpo-push sa atin na pagising pa lang natin, gusto na natin gawin yung gagawin natin. Diba, halimbawa, passion natin, katulad sa amin na mga nag-work, so, ang work namin, everyday talagang unang-una minsan na binubuksan namin yung J-Mobile namin. Ano ba yung bagong news? Ano ba yung nangyayari sa company? So, ano ba yung mga new things na nandun? Diba? Sino ba yung mga kakausapin namin? Sino ba yung, ano ba yung ituturo namin? Ano ba, sino ba yung nangangailangan ng guide? So, yun yung passion namin. So, hindi na muna namin iniisip, magkano bang kikitain ko dito? Magkano bang magiging commission ko? Hindi yon. Kasi yung ganon, pag humina yung kita mo, mawalan ka ng gana. But if you are willing to do something na makakatulong sa ibang tao, yan yung tinatawag na passion. Yung kahit hindi ka swelduhan, is gusto mong gawin. Okay. So, para dun sa mga kaibigan natin na laging walang time, sabi natin, ay, kasi wala akong time, saka na ako. Saka na yung passion na yan, wala pa akong time para sa passion. So, eto po, kinakailangan natin na magkaroon tayo ng time management. Kasi, yung time is isang beses lang dumarating. Yung 11 o'clock, ngayong araw na to, ano ba ngayon, 12? So, yung
time natin, ngayong araw na to, pag lumampas na yung, halimbawa, 12 o'clock, February 12 o'clock, pag 1 o'clock, tapos na yung 12, hindi na yan babalik. So, yan yung time na hindi natin pwedeng baguhin, di ba? Yung ibang bagay, mamaya ako na gawin, gagawin ko mamaya, okay lang yun, nanaan dyan. Pero yung oras natin, once na lumampas na, hindi na po babalik. So, hindi na tayo magiging 18 years old ulit. Pag tayo ay naging 20 na, 20, ngayon mag 47 na, hindi na pwedeng maging 30. Kahit anong sabihin natin, lumipas na yung panahon. So, let's use our time. Kasi minsan, hindi natin iniisip na may hangganan pala ang buhay. Di ba? Minsan, nakalipas na, tumanda na tayo, wala tayong nagawa. Ano yung ating goal and purpose in life? So, lahat tayo nandito sa mundo para meron tayong goal. Meron tayong purpose. Ano yung purpose natin dito? Para lang kumain, matulog, tapos mag-work, para lang kumain na naman. Hindi yun ang ating purpose. Kasi alam ko, binigyan tayo ni God ng super, super gift na we can do everything as long as we want to. So, yung kakayahan nandyan sa atin. Andito sa atin lahat. Pare-parehas tayo ng kakayahan. Iba-iba nga lang. Katulad ng iba, maganda yung boses. Hindi tayo pwedeng lahat maging magandang boses. Meron sa ating binigay si God na nandito sa loob natin, hindi man boses. Halimbawa, magaling tayo magsayaw, o magaling tayo makipagkaibigan, o magaling tayo sa sales, or magaling tayong tumulong sa tao, magaling tayong magpatawa. So, meron tayo niya na nasa loob natin na hindi pa natin alam. So, yung ano yung potential natin na binigay sa atin ni God, unang-una alamin natin. Then, alamin natin at isipin natin itong time na binigay sa atin ay importante din. Huwag nating ipasa bukas kasi yung bukas, sunod sa bukas, hanggang naubos yung time natin, wala na. Hindi na natin nagawa. Samantalang yung tao na nag-umpisa at ginamit niya ng maayos yung kanyang time, madami siyang natapos, di ba? Sabi nga, yung mga nag-aral, sana kung nag-aral ako noon, nakagraduate na ako, ikaw graduate na, may work na ako, hindi pa. Kasi hindi ako pumasok noon, nagtambay kasi ako. So, isa yun, di ba, yung time. So, ito yung ito yung natutunan ko na i-share ko sa inyo, yung about time management. So, ito yung isa sa mga tinuturo ni Eric Quarry. Bakit time is important? Ba't nga daw importante yung oras? Di ba? Sabi niya dito, when you think about the time we have, the lives we are going to contribute to, and the purpose that we have, you have to realize that time is a gift and also a responsibility. Sabi niya, kung alam lang natin ano yung binigay sa atin ni God, ano yung maiko-contribute natin at ano ang purpose natin, di ba? Saka natin may isip na, oh, it's a gift pala. At yung gift na yun is our responsibility to use it. So, responsibilidad natin, binigyan na tayo ng gift, binigyan tayo ng time, gamitin natin yung time, huwag nating sayangin, di ba? Kasi it's a gift, andyan na, may potential tayo at ayaw nating gamitin. So, ngayon, isipin natin, ano ba yung time? Ano ba yung gagawin ko sa aking time? Wala akong alam. So, okay, eto, meron tayong ilang guidelines. How about if we think of, halimbawa, health? Ay, saka na ako mag-exercise. Ay, saka na ako kumain ng ng healthy. So, ano ba yung about health? Ano yung importante na dapat gawin natin ngayon about health? Diba, uminom ka ng mga soft drinks. Ngayon, itong oras na to, yan ang ininom mo. So, tama ba yun? Or, mas maganda ba na uminom ka ng juices, ng healthy drinks, or healthy food? So, yung health mo, ano ang magagawa mo about health during that time? About love. Hindi mo pinapansin yung kapartner mo, yung love mo sa mga family mo, hindi mo sila pinapansin, inaaway mo sila, or mga friends mo, ano yung magagawa mong good? Diba? About love. Ano yung about your family? About your friends? Or about faith? Diba? May time ka ba para dyan? About your purpose? Ano yung purpose mo in life? About your freedom? Freedom, gusto natin ng freedom, di ba? Katulad last time, nasa Tokyo ako, in-invite ko yung mga friends ko. Siyempre, lahat sila busy, nag-work sila or mayroon daw silang gagawin. Siyempre, siguro kung meron din silang time na free, na hindi sila mag-work, siguro nakita-kita kami, nag-enjoy kami, di ba?
So yun yun. So dito, faith. Ano yung magagawa mo? May time ka ba about faith every day? Meron ka bang time para isipin ano ang purpose mo dito sa mundo? Diba? Meron ka bang time about your health? Kasi later on, pinawalang bahala mo yung health mo ngayon, later on magkakasakit ka. Ano ko rin yan, experience. Dati, enjoy ako ng enjoy, enjoy ng enjoy, working, money, money, money. Tapos bigla ako nagkasakit. So yung money mo mawawala kapag ikaw nagkasakit, di ba? So nasayang yung oras mong pinagtrabaho ng matagal na panahon, tapos nagkasakit ka, ginastos mo lang sa sayong magpapagamot, di ba? Then love. After a while, dahil sobrang pagtatrabaho, kailangan yung busy-busy sa work, ngayon, hindi nila naasikaso yung kanilang love. Ngayon, after a while, ay sana meron na rin akong kapartner, sana may kadamay din ako sa buhay. So, nakalimutan mo yung love kasi nga, dun sa time management, di ba? Then yung family and friends. Oh, wala akong friends kasi wala akong time, masyado kasi akong busy. But if we will put our time para sa family, para sa friends, kasi pag mag-isa lang tayo, malungkot ang buhay, di ba? Maganda na meron tayong friends, meron tayong family na nag-care sa atin or kinikare natin. Hindi yan mangyayari sa lahat kasi minsan yung mga family natin ayaw makipag-usap sa atin kasi akala papagalitan sila, a-advisean sila, ayaw nila niyan. So, yung sa ganun, wala tayong magagawa. Pero meron naman siguro na pinsan natin or mga malayong kamag-anak natin na makagiging family pa rin natin or yung husband natin, yung kids natin, di ba? So minsan, yung time natin, hindi natin binibigay sa kanila hanggang naubos. Katulad ng nag-work ka ng abroad, nag-work ka ng matagal, iniwan mo yung anak mo dahil sabi mo para sa anak mo. Then, nawala ka ng matagal, umuwi ka, may pera ka ngang konti, yung anak mo malayo na yung loob sa'yo. So paano mo masasabi na yung love mo para sa anak mo kaya ka nag-work? So time is important, time to spend together. So yan guys, yan yung unang-unang kailangan natin na isipin para magkaroon tayo ng tamang portion ng time natin dun sa ano ang importante sa atin. Diba? Yung health, yung love natin, hindi tayo mapag-iwanan ng panahon, hindi tayo iwanan ng ating kapartner, dapat meron tayong time para sa kanila. Sobra kasing busy ko sa work. Hindi yon. May time tayo. Kaya tayo nag-work para sa ating love, para sa ating family. So, dapat meron tayong time para sa kanila. Tinatawagan ba natin sila? Kinakausap ba natin sila? Binibigyan ba natin sila ng good advice? Yung mga time na yon, kailangan meron tayo. Faith. Busy ako, hindi ako magsisimba. Okay, hindi ka nagsimba. So, okay, nag-aral ka ba? Nagbigay ka ba ng time para sa ating creator? Nagdadasal ka ba? Nagme-meditate ka ba? Kasi kailangan natin yung guide. Kaya minsan tayo, lagi tayo nagkakamali kasi wala tayong guide. So isa yun, may time ba tayo doon? At ano ang purpose natin? Ba't tayo nag-work? Ah, nag-work ako, bakit? Ah, para madami akong pera. Bakit mo kailangan maraming pera? Ay, oo nga. Para sa anak ko, asan yung anak mo? Hindi ka na pinapansin, ang layo niya. Kasi hindi mo siya nabigyan ng time. Then yung freedom mo, naku, gusto ko rin katulad sa kanila, nag-i-enjoy silang family, ako nagsiserve, di ba? Sana ako din yung nag-i-enjoy dyan. Kaso hindi, kasi syempre work mo yan, ikaw yung magsiserve. Isamantalang kung may time freedom ka, ibig sabihin, meron kang oras para sa sarili, para sa ganyan, di nag-i-enjoy ka rin sana. So isa yon. So guys, lagyan natin ng importante yung ating oras. Okay, so ito yung isa sa mga maishishare ko sa inyo about sa time management. So every day, ano yung mga importante sa buhay natin? Importanting bagay, bigyan natin ng konting time, kahit konti, kasi alam ko lahat nag-work, bigyan natin siya ng konting time para hindi masayang, hindi lumipas yung panahon na nakalimutan natin, di ba? Para pagdating ng panahon, tayo ay healthy, tayo ay masaya, good relationship with family and friends, yung hobby natin ay masaya, kasama natin, nakakapag-enjoy tayo kasi meron tayong pang-enjoy at andyan yung guidance ni God para sa atin. Kaya tayo ay hindi nagkakamali ng madami kasi andyan siya, ginaguide niya tayo, pinoprotect niya tayo. Okay po, so thank you so much. Sana nakatulong sa inyo itong konting advices about the time management. So, unang-una yung passion. So, ano yung importante? Ano yung nakakapagpa-enjoy sa atin sa araw-araw? Ano yung nakakapag-excite sa atin? Then, siguro kung ano yung passion natin,
yung work, mas maganda na attune doon sa ating fashion. Kasi, pag hindi tayo masaya sa work, pag uwi natin ng bahay, hindi tayo masaya, lahat hindi masaya, di ba? Kasi pag hindi ka nga naman masaya, pag uwi mo ng bahay, nababad trip ka, pagdating mo sa bahay, yun ang gagawin mo sa pamilya mo, nung nandun sa bahay, nasigawan mo, ibig sabihin, hindi masaya yun. So, think of your fashion, ano ba talaga yung nakaka-excite sa'yo? Then, kung yung business na ginagawa mo ngayon, hindi nakaka-excite sa'yo, find another business. Kasi marami naman dyan yung magbabagay dun sa gusto mo. Gusto mong makatulong sa tao, find something na yung serving others. Kung gusto mong fashion, lagi kang maganda, then find a business na attune doon sa iyong fashion. Okay? So thank you so much. Sana nakatulong sa inyo and I'll see you on my next video. Bye!